muling nabuhay na iksa kamatayan. Kaya't di na umamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng Pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagapal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo. At doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ang pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito.
Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos, siya sa suwail, na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?" Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Ito po ang naging tanong ni Pedro kay Jesus patungkol sa kanyang pinakamamahal na alagad. Ano po ang mangyayari sa taong ito? Alam nating lahat na si Juan ang sinasabing pinakamamahal na alagad ni Jesus. Kumbaga, pwede nating sabihin
na siya ang pinakapaborito ni Jesus. Sapagkat si Juan ang pinakamamahal ni Jesus. Pero hindi din naman ganun. Hindi nating pwedeng sabihin siya ang pinakapaborito. Sapagkat si Pedro kilala bilang pinakamalapit kay Jesus. Pinakamamahal o pinakamalapit? Alin sa dalawa ang mas espesyal? Kung tutuusin po, wala namang dapat ipagkumpara. Hindi naman dapat nagkukumpara itong si Pedro. Bagamat hindi siya ang pinakamamahal, siya naman ang pinakamalapit. Si Juan, hindi man siya ang pinakamalapit, pero siya naman ang pinakamamahal. Walang dapat ikumpara. Pero ito ang hindi nakita ni Pedro. Kung kaya't siya ay nagtanong kay Jesus kung ano ang mangyayari kay Juan. Sa halip na tingnan ni Pedro kung ano ang sarili niyang kapalaran, tila ikinumpara niya ang kapalaran ni Juan. Kaya nga, ang naging tugon ni Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Para bang sinasabi ni Jesus, anong pakialam mo? E ano ngayon sa iyo? Ganito po ang nangyayari kapag nagkukumpara tayo sa iba. Sa halip na makita natin ang ating sarili at kung ano ang sa atin, sa iba tayo tumitingin. Magkakaiba po ang bawat tao. Walang taong magkapareho. Maaring parehas ng gusto o parehas ng hilig. Pwedeng magkamukha, pero kahit ang kambal, hindi magkapareho. Dahil bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos na natatangi. Bawat isa sa atin nilikha ng Diyos na natatangi. O sa Ingles, unique. Kaya sa halip na magkumpara, tanggapin natin ang pagkakaiba-iba. Dahil sa pagkakaiba-iba, nagkakaroon ng isang magandang resulta. Parang isang puzzle. Kung ang bawat piraso ng puzzle ay magkakatulad, paano mabubuo ang isang larawan? Hindi maidudugtong o maikakabit ang bawat piraso. Ganito tayo nilikha ng Diyos. Magkakaiba-iba para maging magkakatugma. Hindi tayo nilikha para mag-isa, kundi para maging isa. Ulitin ko po, hindi tayo nilikha ng Diyos mag-isa. Nilikha niya tayo para maging isa. Kaya yung ating pagkakaiba-iba, nagbubuklod sa atin para maging isa. Kaya wala tayong dapat ipagkumpara. Si Pedro, hindi dapat ikinukumpara ang sarili kay Juan. Dahil bilang alagad ni Jesus, lahat sila mahalaga. Lahat sila kakaiba para makabuo ng isang misyong maganda.
Mga kapatid, hindi tayo dapat nagkukumpara. Sa halip, tanggapin ang sarili bilang kakaiba na kapag isinama sa lahat, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Amen. Magsitayo po ang lahat. Si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos nang may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan sa tuwing siyang magbigay pinakamahalaga sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo nang iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang
makapangyarihan. Tanggawin mawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Alin na aming amal?
isuko mo ang Espiritu. Jesus, alina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulan sa iyong anak na si Jesus. Pagkataon namin ay baguhin, puso namin ay pag-alapin, nang ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Alina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulan sa iyong anak na si Jesus. Alina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kami itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Bye.
Sa mga nakatayo ng ating sa likod ng ating simbahan.